Ano nga ba ang kahulugan ng mga kulay at simbolo sa ating watawat? Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So di na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! So before we start, let's first define the word flag. A flag is a piece of fabric with a distinctive design and colors. It is used as a symbol, a signaling device, or for decoration. Ang watawat, mga kaibigan, ay isang uri ng device na merong iba't ibang kulay at simbolo. Ang watawat ay ginagamit upang ipakilala ang mga teritoryo na nasasakop ng isang bansa at ginagamit din ang watawat sa ating panahon upang ipakilala ang ating nasyonalismo. Ang ating watawat ay may tatlong kulay at simbolo ng bituin at walong sinag ng mga araw. Ngayon, ay isa-isa nating alamin ang ibig sabihin ng mga ito. Unahin natin ang kulay bughaw na bahagi. Ang bughaw na bahagi ay nagpapakita ng pagkamakabayan nating mga Pilipino at sumisimbolo din ito sa katotohanan at katarungan. Sa ibabang bahagi naman ay ang kulay pula, na sumisimbolo naman sa kagitingan ng mga Pilipino, especially na sa mga bayaning nagbuwis ng buhay para ipaglaban ang ating bansa. At ang pangatlong kulay ay ang kulay puti na bumabalot naman sa triangulong hugis. Ang kulay na ito ay sumisimbolo sa kalayaan, kapatiran at pagkakapantay-pantay. And last but not the least, is ang tatlong bituin at ang walong sinag ng mga araw. Unahin natin ang tatlong bituin. Ang tatlong bituin sa watawat o bandila ng Pilipinas ay kumakatawan sa tatlong pangkat ng pulo ng ating bansa. Ito ay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga bituin na ito ay may kahulugan. Unahin natin ang unang bituin. Ang unang bituin ay ang pulo ng Luzon na hango sa salitang plusong, na ginagamit naman sa pagtanggal ng ipa at darak sa palay. Ito ang bituin na sumasagisag sa kasipagan nating mga Pilipino. Ang ikalawang bituin naman ay ang pulo ng Mindanao. Ito ay hango sa salitang danaw o lawa. Ito ay sumasagisag sa tungkulin ng mga Pilipino na pangalagaan at ingatan ng kalikasan gaya ng yamang tubig ng ating bansa. Ang ikatlong bituin naman ay ang pulo ng Visayas ay hango sa salitang masaya. Sumisimbolo ito sa likas na pagiging masayahin nating mga Pilipino. Ngayon, ano ang ibig sabihin ng araw sa gitna ng triangulo? Ang araw ay sumisimbolo sa kaliwanagan ng isipan. Makikita mo din ang simbolo ng walong sinag ng araw na nagsisimbolo naman sa mga lalawigan ng ating bansa. Ang mga lalawigang ito ay ang mga sumusunod: Maynila, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Bataan, Laguna, Batangas, at Cavite. Ang watawat ng ating bansang Pilipinas ay natatangi. Naihahayag nito na ang bansa ay nasa digmaan kapag ang pulang kulay ng watawat ay nasa itaas habang nakawagayway. Ibig sabihin, mga kaibigan, kapag ang bansa natin ay nasa alert warning ng pagkakaroon ng digmaan o gyera, ang kulay ng pula ay mapupunta sa ibabaw na bahagi ng bandila natin upang magbigay ng signal sa lahat ng mga Pilipino na tayo ay malalagay sa isang digmaan. Ngunit sino nga ba ang nagdisenyo ng ating watawat? Ang nagdisenyo ng ating watawat ay walang iba kundi ang dating Pangulong Emilio Aguinaldo. Ang mga taong tumahit ng disenyo ng dating Pangulong Emilio Aguinaldo ay sila Marcela Agoncillo, Lorenza Agoncillo at Delfina Herbosa Natividad. Ang watawat ng ating bansa ay tinahi lamang nila sa loob lamang ng 5 araw sa Hong Kong. At noong June 12, 1898 ay ipinakita sa publiko ang unang pagwagayway ng ating bandila sa bintana mismo ng bahay ng ating dating Pangulong Aguinaldo. And aside from that, mga kaibigan, yan po ang ilang mga bagay na dapat nating malaman tungkol sa watawat ng ating bansa. And before we end this video ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Zaldi Panimbatan. At shoutout din po sa lahat ng mga nagko-comment at palaging nakasubaybay sa ating mga bagong episode. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay napapanood niyo po ito ngayon. So hanggang dito na lang muna, mga kaibigan, and see you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay mayroon kang natutunan ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming maraming salamat sa iyo.
Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share ka lang sa @RCJ4 Educational Vlog upang patuloy kitang ma-notify sa aking mga future uploads. Hanggang dito na lang kaibigan, at mag-iingat ka palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.